my channel, it's your madam! And yes, nagbabalik na naman tayo sa isa na namang episode kung saan magbubusog kayo, magtututo kayo magluto, at magkakajowa kayo. So ito na naman ang ating Madam's Kitchen. Alam ko na-miss nyo to dahil last week wala tayong Madam's Kitchen. But yes, we're back dahil nagbakasyon nga kami last week. Ngayong week, babawi tayo sa Madam's Kitchen. So kung napapansin nyo, medyo nangitim tayo dahil nga nag-beach ang mga lola nyo. Ang saya-saya, na-recharge kami. Nagkaroon kami ng mga insights about life, mga realizations, mga ganon. So ayan, maraming salamat Mars Lloyd for that trip. Dinala niya kaming lahat kasama ng BNT Production. Thank you so much because it's something that we all needed and it's something na nakapagtibay palalo ng ating samahan. So today sa Madam's Kitchen, it will be very special dahil tuturuan ko kayo magluto ng ulam. Isa ito sa pinakapaborito ng mga Pinoy at isa din ito sa mga gusto kong ulam. Basta tama yung pagluto. Kaya huwag na tayo magpatumbik-tumbik pa. Simulan na natin. Magluto na tayo ng sinigang! So simulan na natin para sa ating mga ingredients. Syempre, kailangan natin ng pork. Ang part ng pork na gusto kong gamitin sa sinigang ay yung buto-buto kasi masarap talaga siya. Also, kailangan din natin ang mga gulay, yung ating kamatis, hindi pa rin mawala, yung ating onions, at yung ating siling haba. Ayan. Naka-slice yung ingredients natin para diretso na tayo sa pagluluto mamaya. Also, we have our labanos. We also have our kangkong. We also have our string beans. At syempre yung ating gabi. So, para sa pampaasim ng ating sinigang, gagamit tayo ng nor sinigang na may gabi. So, ito, ang gusto kasi natin mangyari, maging malapot yung sabaw. At ang gabi, ang gagawin ko dito, gusto ko lagi may twist, dudurugin ko ito sa sabaw. Dahil ito na yung nakasanayan kong klase ng sinigang. Yung durog yung gabi at nakahalo sa sabaw. Sobrang sarap nun. So, ayan, simulan na natin yung pagluluto. Excited! Sinigang na naman ang ulam namin! So, pinakauna natin gagawin ay maglalagay tayo ng mga 5 cups of water. Oh, init na ng pan. 5 cups of water para sa kalahating kilong pork. And then, ilalagay na natin yung pork. And then, isasabay na natin yung gabi at yung ating kamatis sa paglaga ng pork para lumambot na siya. So, bakit natin gustong isabay yung gabi at kamatis? Later, kasi gusto natin na lumambot talaga yung gabi kasi masarap talaga yung gabi kapag dinurog mo siya sa sabaw ng sinigang. We'll leave it at that. Tatakpan natin siya and then naantayin natin kumulo. Babantay-bantayan natin siya and i-check and make sure na malambot na yung pork kasi ayoko ng sinigang na matigas. Gusto ko yung nadudurog na talaga yung pork every time na kinakagat mo siya. Babalikan natin siya mamaya. A few inches later. Ayan! Ready na yung ating sinigang. Malambot na yung ating pork. Open na natin. Ayun, yung usok bongga. So at this point in time, dudurugin na natin yung gabi. So, hanapin lang natin sila. So ito yung gabi. Pipindutin nyo lang siya ng tinidor. So pipindutin lang natin siya ng tinidor. Ayan, it's super soft. So para imamash potato lang natin siya. Then balik natin dyan. Also this one. Hindi natin kailangan durugin lahat ng gabi kasi yung iba naman ang kasama natin sa bahay, gustong kainin niya ng buo. And di ba nilaga natin to, don't worry kung kumonti yung sabaw, dagdagan niyo lang siya ng water. Feel free to add water kasi hindi pa naman natin ito natitimpla or nalalagyan ng papalasa. So ngayon, ilalagay na natin yung ating labanos at yung ating onion. And syempre, huwag natin kalimutan yung ating siling haba. Ilalagay na din natin. And then, at this point in time, titimplahan na natin siya ng pampalasa. So, gagamitan natin siya ng pepper. And syempre, ng salt. I suggest huwag nyo idiretso ilagay dyan yung salt kasi baka hindi nyo matansya. So, lagay nyo lang siya sa spoon. Okay na to for now. Then pag kulang pa, dadagdagan na lang natin. Then mix it well and of course, we'll now add
our sinigang sa may gabi ng Noor. So, lagay lang natin. Gusto ko kasi yung sinigang ko, sobrang asim. Ayoko ng sinigang ng parang pasweet lang yung asim. Gusto ko talaga yung kasing asim ng first love mo, gano'n. So, dapat ma-asim siya. Kasing asim ni Angel Aquino at Tony Labrusca, gano'n. Nakakaloka, napanood mo ba yung trailer, no? Hindi ko kinaya yung pag-French kiss ni Tony Labrusca. My God! Bongga talaga yun. Let's put everything. And then let's mix it well lang. I-make sure natin na syempre nahahalo dyan yung ating sinigang sa gabi. Kasi ayaw natin magbubuo yun. Ayan, lumalapot na yung ating sabaw because of the gabi. Ang sarap nito dahil gustong-gusto ko talaga yung kalaputan ng sabaw ng dahil sa gabi at hindi dahil sa cornstarch. Nakakaloka. Yung iba kasi nilalagyan nila ito ng cornstarch para lumapot, which is very wrong. So tikman na natin kasi kailangan natin malaman at this point in time kung may kulang, kung may sobra or kung may kailangan tayong idagdag. So let's try it. So masyado siyang malapot for me. Dagdagan natin siya ng konting water. Yung asim niya, sakto na siya. Enough na, hindi na tayo magdadagdag ng more sinigang na may gabi. Okay na to. So now, ready na tayo ilagay yung ating string beans. Yung kangkong mamaya na yan, kasi mabilis lang naman lumambot yan. Yung string beans, kailangan natin siyang palambutin ng very slight. Then let's cover it and bring it again to a boil. Pagkulo niya, okay na yung string beans nun. Ilalagay na natin yung ating kangkong. Okay na to, kumulo na siya. Let's open it again. Bongga yung uso. Oh my God, sobrang bango nitong sinigang na to. Halo natin. Nung nilagay na natin yung mga gulay, yung string beans, ayaw natin siya ma-overcook. Kasi pag na-overcook siya, pangit na siya. Dapat sakto lang talaga yung pagkaluto niya. Ngayon, we're ready to add the kangkong. So, i-add lang natin yung kangkong dyan. And then, mix it well. Kanina, nung pinalambot natin yung pork, it took us about 30 minutes para ma-achieve yung lambot na gusto natin. So, bahala na kayo kung gano'ng kalambot yung gusto yung pork. Pero kasi ako, sobrang lambot talaga yung gusto kong pork. Ayoko talaga ng matigas. Ayoko yung maramdaman ko na pag kinagat ko siya, minsan siyang nabuhay sa mundo, yung ganong level. Gusto ko pag kinagat ko siya, yung parang wala lang, it falls off the bone, yung parang ganong level ng kalambutan. Okay na to actually. So ang gagawin na natin, let's turn off the heat now. And hayaan na natin yung init na natitira sa ating kalan na magpalambot ng ating kangkong. At yung ibang mga gulay na nilagay natin dito, kagaya na string beans natin. So tara na, kumain na tayo! At yun na nga, ito na yung ating finished product! Wow, this looks really delicious! Look! So ayan na yung ating sinigang. Tikman na natin! So tignan nyo kung gaano kalambot yung pork ha. Oh my God, ayan! Oh my God, sobrang lambot niya! Ayan no? Oh my God! Ito yung gusto kong lambot! Nakakainis! Na-achieve ko siya! I'm so happy! Na-achieve ko yung lambot na gusto ko. At yung lapot ng kanyang sabaw, ito yung lapot na gusto nating ma-achieve. Yung hindi siya flowy, hindi siya watery, at hindi din siya masyadong malapot na hindi na siya nag-flow. So, tikman na natin to! Sobrang sakto lang yung asim niya. Sobrang sakto lang yung timpla niya. Ito, tikman natin. Don't forget to eat your veggies. Don't forget na yung isa sa mga best part ng pork na gawing sinigang is the buto-buto o yung kanyang ribs. Sobrang sarap ng ribs gawing sinigang. So ito with veggies. So ito, tikman natin siya ngayon with veggies. I'm happy. I'm really happy. Naalala ko yung sinigang nung mga bata pa kami na niluluto ni nanay. Sobrang ganitong lasa siya. Ito yung sinigang na masarap kainin together with family. Bagong luto yung kanin. Meron pa kayong ibang ulam dyan on the side. Like fried na fish or something. Basta sobrang sarap niya. So it brings me so much memories dahil nag-aagawan talaga kami ng mga kapatid ko pag sinigang yung ulam. I really love this. Ang sarap. Ito yung ultimate test natin. Kung na-achieve ko ba yung lasa ng original sinigang ng original na nagluluto. Nakakaloka. Nay, tikman mo na sinigang na ginawa ko if okay lang. Masarap. Okay. Oh! Pumasa ako sa nanay ko, hindi ko alam kung binobola niya ako. O hindi ko alam dahil nanay siya, kaya masarap. Okay lang, go lang ako. Ayan, I hope may natutunan na naman kayo dito sa
Kitchen. Please, please, please don't forget to share also your own recipe kung meron kayong kakaibang ginagawa sa sinigang. I-share niyo yan sa amin para magaya din namin sa aming mga bahay. Sana may natutunan na naman kayong recipe para finally magka-jowa na kayo. Kailangan niyo na talaga sila ipagluto. The way to a man's heart is through his stomach. Tandaan niyo yan, mga girls. Kaya sarapan niyo yung pagluto niyo para makakuha na kayo finally ng para sa inyo. Please don't forget to like and share this video. Siyempre, huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel because we are on our road to 100K. Please, 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 i-achieve natin yan. Alam kong kaya natin. Also, huwag niyo na rin kalimutan pinutin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. And by the way, don't forget, meron tayong pag-giveaway. So, sumali kayo doon. That's the hashtag Madam Ellie Road to 100K giveaway. Kaya please, please, please sumali kayo. I would really appreciate it. Ito yung video link sa ating giveaway. Click nyo na yan. At syempre pa bago tayo tuluyang magpaalam, hindi natin pwedeng kalimutan ang shoutout! Yung mag-shoutout na tayo. Ito na yung ating mahiwagang shoutout box. Unang pangalan na magbunot ko ay kay Nico Rodriguez. Ayan, Ash Nico Rodriguez. Maraming salamat. Ang next name na mabubunot natin ay kay Ramon Baldera Jr. Ayan, Ramon Baldera Jr. Thank you. Ang next name naman na mabubunot natin ay kay Kaylee Balboa. Kaylee Balboa. Ang next name na mabubunot natin ay kay Jamel Manakala. Ayan, Jamel Manakala. Thank you so much. And last but not the least, syempre, shoutout kay... Halu-haluin natin. Shoutout kay Adams Apple. Hello, Adams Apple. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana na-enjoy kayo at sana natuto kayo. Huwag kayong mag-alala dahil marami pa kaming ihahandog sa inyo. Ngayon, napapunta na tayo sa 100,000 subscribers. Yes! Magkita-kita ulit tayo sa Madam's Kitchen on Thursday para sa isa na namang recipe na chat na enjoy nyo at maibabahagi nyo sa mga taong mahalaga sa inyo. Please don't forget to follow me as well on my Instagram account, my Twitter account at the Madam Ellie. At syempre meron tayong Facebook page, Madam Ellie, at Facebook group na Damn Cheese Family. Please join na kayo sa Facebook group natin. Lahat ng links sa social media account ko ay nasa description box below. Kaya magkita-kita tayo online once again. Ito ba rin ang inyong nag-iisang pambansang madam? Madam Ellie, bye!